guys! Welcome back to my channel again. Medyo matagal-tagal na po hindi nakagawa ng video dahil sa masyado akong busy sa trabaho. Bago nga pala tayo mag-umpisa, pakiclick lang po ng likes para doon sa mga bago sa channel ko. Pakiclick lang po ang likes, then subscribe, and then click that notification bell po. Please lang po pakiclick yung notification bell para tuwing may upload ako, magano kayo, ma-notified kayo. Ang gagawin ko ngayon, karating ko lang galing sa trabaho, so, bala kong maligo, gusto kong maligo, pero nagano muna ako, nilagyan ko muna ng aloe vera yung buhok ko dahil allergy ako sa pangitim ng buhok. So, para makontrol ko yung pangitim ng buhok, ng puti ng buhok ko, gumagamit ako ng aloe vera. Para nga pala doon sa hindi nakakaalam noon, may ginawa akong video tungkol sa aloe vera para makontrol yung itim ng buhok natin. So, panoorin nyo lang doon. Tapos, ang ginagawa ko kasi ngayon, parang may nag-request kasi na kung pwede ko lang uulitin. So, ang ginawa ko, gumamit ko ng aloe vera gel. Ayan, aloe vera gel. And then, isang kutsarang aloe vera gel. Pagkatapos, haluan nyo rin ng vitamin E. Ayan. Ang gagawin nyo sa vitamin E is, bubutasin nyo yan ng ng gunting. Ni-review ko lang uli kasi may nagtanong. Butasin nyo lang yan ng gunting. Bubutasin nyo lang. And then, ipipiga nyo dito sa aloe vera. Tapos, pagkatapos po ng paghalo-haloan nyo, hindi. Kapag nahalo-halo na po yan, yung aloe vera at saka yung vitamin E, ganito na po yung itsura nun. Yan ang itsura. Para siyang moisturizing cream. Aloe vera po yan at saka vitamin E nagkaluhalo. Kaya maging ganyan ang itsura. Yan. So, simple lang yan. Ang paggamit nyo dyan is paghatiin nyo lang yung buhok nyo kung saan yung maraming itim. Puti. No, doon nyo lang unahin ko yan dito sa tabi ng yung sa mga gilid-gilid para hindi makita yung mga puti-puti sa tabi ng mukha ko, syempre. Ayan. Ganun lang po gawa yan para doon sa, kasi parang may nagtanong kahapon kung ano yun ginagawa ko, kaya i-review ko lang uli. Ang ginagamit ko po yung aloe vera lang yan at saka vitamin E. Yan, ganun lang. Pag wala naman kayong ganitong suklay, pwede rin naman ng ganito. Yan, ganun lang. Yan. So, ang paggawa niyan, ako ginamit ko lang kamay ko. Yan, massage ko lang dyan. At saka yung aloe vera, hindi lang yan sa pampaitim ng buhok, kundi pampatanggal din ng dandruff yan, pampalago ng buhok, hindi malalaglag yung buhok nyo. At saka, kasi pag may dandruff tayo, ang buhok malalaglag. Matanggal yung buhok natin gawa sa dandruff. Pero pag gumamit kayo ng aloe vera, mawala yung dandruff nyo, hindi na malaglag yung buhok. Ewan ko lang kung totoo yung sinabi nila, pag mag-inom ka lang ng maraming tubig, gaganda yung buhok mo. Hindi ko pa ano yan. Ako naman, hindi ako mahilig mag-inom ng tubig. Nagiinom ako siguro max sa isang araw, 2 litro ang naiinom kong tubig. Pag nasa trabaho lang ako, malakas ko mag-inom kasi syempre, pagod. Kaya inom ako ng inom, nakakauha magtrabaho. Ako kasi guys, hindi ako maaaring mag-itim ng buhok kasi allergy ako.
Pero kapag may importante akong pupuntahan, paghalata yung itim ng buhok ko. Pero so far naman, hindi ako nag-itim ng buhok. Kailan ba yon? Medyo matagal na ako hindi nag-itim ng buhok gawa sa, allergy nga. Pero pag wala akong importanteng pupuntahan, hindi ako nag-itim kahit na, medyo halata-halata. Kasi itong aloe vera naman, hindi yung instant na mag-iitim yung buhok natin, hindi. Ano lang siya yung, dahan-dahan lang, pero kapag kayong paggamit nyo is permanent, permanente ang paggamit, nakakatulong din. Dahil sa, nakikita ko rin yung resulta dati, yung dito ko puting-puti. Ngayon sa nakikita nyo, hindi nagaano karami yung iyan, sa nakikita nyo. Hindi na gaano kadami yung puti. Ayan, ganun lang yung paggamit. Tapos minsan katuwaan lang para doon sa mga nanay. Kailangan din alagaan natin yung sarili natin dahil isang beses lang tayo mabuhay. Huwag natin isipin na nanay na tayo, hindi na tayo mag-aayos ng sarili natin. Ako nanay na kaya ako, pero medyo mahalaga din sa sarili natin yung alagaan natin yung sarili natin. Inspirasyon lang pag napagod tayo. Alagaan nyo yung sarili natin, ganyan. Ako minsan nag-spa ako dito sa hindi naman ibig sabihin ng spa na kailangan gagamit ka ng maraming pera, ganon. Maraming paraan para ma-enjoy mo yung sarili mo. So, may tuturo din ako sa inyo pagkatapos nito kung may time ko. Ayan guys, sa nakikita nyo. Ayan. Ang bilis sumaba ng buhok ko. Iba rin ang ginamit ko dyan. Yung aloe vera din, pampahaba ng buhok yan. Pero may iba ang ginamit ako dyan. Dahil ang purpose ko lang talaga sa aloe vera ay pampakontrol ng ng itim na, ng puting buhok, white hair. Tsaka akala, naalala ko lang kasi parang hindi ko nang purpose mag-video ngayon. Parang naano lang, wala lang akong magawa. So, video-video lang. Ayan. Video-video lang. Ganyan lang ginagawa ko sa buhok ko, guys. Pagkagaling ako sa trabaho, gaya ngayon, pagdating ko, nagkape lang ako. And then, i-ano ko yung buhok ko. Alagaan ko yung buhok ko. Ayan. Kasi maraming paraan guys na ma-inspire tayo sa sarili natin. Kasi may mga nanay yung mga kakilala ko, sabi nila, oh, ba't ikaw? Parang ang parang isi-isi lang daw ang buhay ko. Ano bang ginagawa ko? Trabaho. Sabi ko, trabaho. Pagdating sa bahay, kinakalimutan ko yung trabaho ko. Alagaan ko yung sarili ko. Ganun lang. Hindi ako nagsistress. Kasi ang stress din, nakakaano yan, nakakatanda. Parang nga pala doon sa hindi nakakaalam kung ilang taon na ako. Diyos ko po, matanda na ako. Pwede na ako maging lola, pero wala pa akong apo. Dahil yung anak ko, wala pang asawa. Hindi para siya mag-asawa hanggat wala na siyang, hanggat wala para siyang bahay. Hanggat wala para siyang maraming pera sa bangko. Hanggat wala para siyang full-time job. May trabaho naman siya ngayon pero hindi full-time. Hanggat wala para siyang bahay, pera, magandang trabaho, hindi raw siya mag-asawa, tsaka hindi raw siya mag-anak. Sabi ko, paano ako? Wala akong apo. Bilhin lang daw ako ng hayop para mailagaan. Ayan guys, tapos yung buhok ko. So, ang gagawin ko ngayon, ibabad ko lang muna to ng 20 minutes. Tataliin ko lang muna. Ibabad ko lang yan ng 20 minutes. Tapos, mailigo ako mamaya.
Ayan, guys. So, ayan. Kanina sa trabaho, okay lang naman. Masaya. Katrabaho ko isang Pilipina. Minsan sismisan kami. Tapos ngayon naman, guys. Ito ang remedies ko. Mag-spa ako ngayon sa mukha ko. I-massage ko yung mukha ko. Ito, homemade ko lang din ito. Gawa-gawa ko lang din yan. Kaya sa napapansin nyo, sa edad ko, wala pa akong wrinkles. May eye bag lang ako gawa. Sa kagabi, natulog ako mga alas 2 na siguro na madaling araw. Yan, inaspa ko yung sarili ko, guys. Ito din, face scrub na ito. Sariling gawa ko rin ito. Panunuorin nyo lang. May video na ako doon. May video na ako nakalagay organic face scrub. I-check nyo yung video ko. Yung ibang video ko. So, nakikita nyo dyan, no, sa edad ko naman, malapit na ako mag-50. 48 na ako, pero sa nakikita nyo, wala pa akong eye bag, wala pa akong wrinkles. Ito naman, pwede ito sa all over the body. Kaya kita nyo yung ordinary yung balat ko, pantay-pantay sa mukha ko. Yan lang, guys. So, ngayon, hindi naman ako mag-stress. Ibabad ko lang muna to. And then, babalawan ko mamaya before ako maligo. So, yan lang muna, guys. Salamat sa panonood. And thank for watching, guys. And don't forget to like, subscribe, and click that notification bell, guys. Para tuwing may i-upload akong video, ma-notified kayo. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.